gusto mong mag-live stream pero tight ang budget. Lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa live streaming, hindi pa alam kung ano yung mga tamang equipment dahil nga mga kapatid, kulang ang budget. So lagi tayong may doubt kung maganda ba ito, okay ba ito pang live streaming, sakto na ba ito sa live streaming, or kulang ba to, pangit ba to. Ang daming tanong sa ating utak, hindi natin alam kung maganda nga ba. So mga kapatid, napansin ko kasi dito sa ating previous video na building a live streaming setup under 3,000 pesos, marami siyang views. So ibig sabihin mga kapatid, marami talaga ang kapos ang budget pero gustong pumasok dito sa live streaming industry. So ngayon mga kapatid, meron akong malupit na naimbento na naman. Dito guys, ay papasok tayo sa budget na 2,500 pesos. Yes mga kapatid, 2,500 pesos, meron ka ng equipment pang live streaming setup. And opo, marami akong nabasa na comment doon sa ating previous video. Na, kaya lang naman gumana yung mga binilin mong equipment dahil maganda yung PC na pinaggamitan mo. So ngayon mga kapatid, hiniram ko yung PC ng kapatid ko. So itong PC ng kapatid ko ay ginagamit nyo lang to pang office. Hindi to gaming PC, it's a budget PC. Ang specs nito is a i3 na 8th gen, naka 16GB of RAM. Pero guys, yung kanyang GPU is mababa lang. I'm not sure kung GTX 560 or GTX 580. I don't know. Mamaya i-check natin. Para mga kapatid, makita ninyo kung paano ko aayusin at wala talagang daya, maayos ninyong magagamit sa inyong live streaming. So yung mga ganitong setup mga kapatid, eh good na good ito sa mga nag-i-stream gamit ang kanilang mga smartphone. Like na mga naglalaro ng Mobile Legends of Call of Duty or any mobile game. So ano, tara, huwag na natin patagalin. Umpisa na natin. Gusto mo ba mag-step up ang iyong live streaming layout? At gusto mo animated, ikaw lang yung merong ganitong alerts, ikaw lang yung merong ganitong alert sound, and lahat ng yan guys, eh meron sa Own.TV. Own.TV is a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creators. So nandito na lahat. Pwede kang gumawa ng subscriber emotes, subscriber badge, even a logo maker. So simple lang, punta lang sa search box and then search overlay and madadirect ka sa window na ito. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na babagay sa iyong live streaming layout. At ang lahat ng ito, it's all animated. Once you purchase, may option ka single pack or a package. But I recommended na package na bilhin ninyo para mas makamura kayo. So sa package, kasama na dito ang animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, starting banner, ending banner, offline banner, and marami pa. Nandito rin ang scene transition. Ganun na rin ang mga bagong alert panels. At ang lahat ng yan, it's all animated. Ang ganda, di ba? So simple lang yan. Makita nyo po yung link dyan sa screen or nasa description box. www.own.gg/boss_Lucio. Basta gamitin nyo lang yung coupon code na Lucio, e automatic 50% off na yan. So lahat ng mga binili kong equipment dito mga kapatid, it's nasa Shopee. So lahat ng yan ay ilalagay ko sa description box if you want to buy mga kapatid, para hindi na kayo maligaw. So kunin natin ang ating smartphone at punta tayo dito sa Shopee. So first, ang i-check natin guys, itong microphone na to guys. Okay, this is the new upgraded BM800 na USB type. So ito siya mga kapatid natin. Ang presyo niya, it's a 719 pesos. And then mga kapatid, nabasa ko po dito sa kanyang product detail na hindi na niya kailangan ng any charging support or any 48 volts na phantom power. So mamaya guys, titignan natin guys kung good nga ba ito. Pero feeling ko guys, goods kasi kaya ko namang ayusin yan. So gumastos na tayo ng 719 pesos. Pero mga kapatid, it's a mic lang. So wala pa siyang stand, wala siyang mic shock. So umorder din ako guys ng mic shock dito sa Shopee. So mga kapatid, ito siya. It's a 86 pesos mga kapatid. So, worth it na, di ba? And syempre, kailangan din natin ng desk stand. So, paano tatayo yung ating microphone kung wala siyang stand, guys? So, ito yung nakita kong maganda para sa ating table. Dahil USB to, mga kapatid, medyo maliit yung cord niya. So, hindi siya po pwede sa mga mic arm or sa mga boom arm. So, po pwede naman, pero you need to buy a long USB type B. So, dagdag expenses pa yon. So, that's why, bumili na lang ako ng desk stand. So, ang presyo nito mga kapatid, it's a 319 pesos sa Shopee. And then, ang next naman natin, syempre guys, itong Supremo 1080p na webcam natin. Dahil guys, bakit laging ito ang aking pinapakita sa inyo na murang webcam? Para kasi sa akin mga kapatid, isa siya sa mga murang webcam na nagkakalaga lang ng 245 pesos mga kapatid. And then mamaya makikita ninyo yung quality nito. So, kung meron kayong makita mas mura dito guys,
na tingin nyo mas maganda, pwede nyo rin subukan. Pero guys, ako, itong Supremo 1080p na to na webcam, subukan na to. So, good na good na to para sa mga nag-uumpisa sa live streaming. So, again, ang presyo niya, it's 245 pesos. Siyempre, yung ating next, kahit pa meron kang magandang camera, ay, nako mga patid, hindi yan lalabas. Hindi lalabas ang quality niyan kung pangit ang iyong ilaw. So guys, meron ako nakitang murang-mura na parang Elgato Keylight Air, mga patid natin guys. Alam nyo nang mang napakamahal niyan, pero to guys, ang mura-mura lang nito. So ito yung presyo niya mga patid, pag binili nyo po yung ilaw lang, it's a 1,090 pesos. So worth it na siya mga patid natin, pero again, yung 1,090 pesos, it's ilaw lang. Kung bibili nyo to with a tripod mga patid, magiging 1,432 pesos na siya. Pero mga patid, meron kasi akong extra stand dito, so hindi na ako bumili ng tripod. So, yun lang yung binili ko, ilaw. Pero guys, just in case na medyo tight ang budget, pwede naman kayo mag-improvise ng mga stand ng ating ilaw. Basta make sure mga patid natin, maganda lang yung pwestuhan nito sa ating mga face. So mga patid natin, ang total na nagastos natin dito sa pamimili natin ng streaming equipment, it's a 2,459 pesos. Meron ka pang sukle para sa ating 2,500 budget, may pang merienda ka pa. So tara mga patid, install na natin to sa ating PC para makita na natin ng lahat ng ito kung all goods ba. So mga patid natin, ito na po yung ating LED panel lang nabili at ito yung aking extra tripod. And then may kasama na siyang remote. At dito tayo magse-setup ng ating 2500 streaming equipment. And ito na yung nabili nating USB BM800. So guys, ang ganda ng pinili kong kulay, oh, bronze. Oh, ganda. Ito yung kanyang XLR, guys, a USB. So guys, ito na yung nabili nating stand. Bilang natin 'yan. And pasok natin nating microphone dito. And that's it. By the way, hanapin natin yung logo. Make sure na dyan tayo magsasalita sa harapan na yan. Kasi nandyan yung diaphragm. Yan. Para pag dyan natin siya punwesto, dito tayo magsasalita. And ito yung kanyang wind pop. That's it. Meron na tayong microphone. And then pwede mo i-adjust. Ako mababa lang. And taas natin konti. And the cable, connect na natin sa ating PC. So mga patid natin, ito yung ating webcam. Dito lang natin siya ilalagay, syempre. And a USB, connect sa ating PC. So like what I said mga patid, hindi po ito gaming PC. So kita nyo naman mga patid natin, it's a 64-bit Intel i9 pala. Sorry mga patid, it's a i9. And, kala ba 16 to 8 lang pala to? And meron lang siyang 8GB of RAM. So mali pala ako ng mga info guys, it's 8GB of RAM. And para naman sa ating display, o yung ating GPU, it's a GT710. So, kita nyo naman mga patid natin na hindi ganun kataasan yung ating PC'ng gagamitin. So, mali ako ng information guys, it's a 8GB of RAM. And guys, it's a GT710 guys, ang baba po ng specs na yan. So, panoorin nyo mabuti itong part na to dahil mga patid, importante to guys. Lalo na kung hindi ganun kataasan ang specs ng inyong PC. So, first, punta tayo sa ating settings ng OBS. And then, from the settings, punta tayo sa audio. And pagdating sa audio, make sure guys, piliin natin dito yung ating microphone USB. And click OK. And after that, punta naman tayo sa source, add po tayo ng video capture device. Lagay naman natin dito webcam. Click OK. And then, piliin lang natin yung ating general webcam, guys. And that's it. So, makita nyo naman, guys, na nandito na ako. At ito yung ating camera. Nakalagay siya dyan. So, ayusin lang natin yung ating focus. Okay. So, yan yung ating webcam, guys. Makita nyo naman na nandyan. So, liitan lang natin to mga patid natin. Lagay lang natin sa part kung saan natin gusto yung ating webcam. So, place natin dito yung ating microphone kung saan tayo magsasalita na part. O, nasa sa inyo na yan, guys, kung saan nyo gusto ipwesto. Basta ako dito, guys. And makikita nyo naman na gumagalaw na po yung ating microphone dito. Habang tayo ay nagsasalita, mga patid. Hello, hello, hello. So, gumagana siya. So, ngayon, mga patid, nag-download ako ng Duan para sa ating mirroring app. At ito ang ating iPad, mga patid. And then, gagana po ito sa lahat ng smartphone, Android, or any iOS device. So, pili lang natin yung iOS wireless mirroring dahil gamit ko ang iPad. Allow lang natin yung access. Make sure, mga patid, na naka-same connection ang inyong iPad or iPhone or Android sa inyong PC. And a little bit, mga patid, lalabas na po yung ating iPad dyan. And ayan na nga mga patid, nandito na yung ating iPad. So now, pag lumabas na yung display dito sa ating Duan, punta tayo ulit sa ating OBS. From the OBS mga patid, right click again, add, lagay naman tayo ng window captured. So lagay natin dito Duan. And that's it. So guys, ito na po yung ating Duan. So ikakat lang po natin ito para sumakto sa ating display. And that's it. Now, iangat natin yung webcam natin. So mga patid natin, kung napapansin ninyo, parang sobrang liwanag ko dito. So magbabawas tayo ng ilaw, ng liwanag. So magbabawas tayo ng liwanag. So I think it's much more better, di ba? Yan, parang mas better na siya. So ngayon mga patid, ito na yung pinakasikreto dito para sa mga low-end PC.
So guys, punta tayo sa settings. And then from the settings, punta sa output. Gawin po itong advanced. And then punta tayo sa encoder. Palihin natin dito ang NVIDIA NVENC. Make sure na naka-uncheck po dito yung rescale output. And para sa ating bitrate, so I'm using a 720p lang. So gawin natin itong 3000. Para naman sa keyframe interval, gawin natin itong 2. Ating preset quality, mga patid, gawin na lang natin itong quality. And then guys, sa ating max B frame, gawin itong 1. And para naman dito sa ating video tab, gawin natin itong output resolution ng 720p lang. And then that's it, 30fps lang. Click apply, and then okay. So now, punta tayo dito sa ating Creator Studio, setup live streaming. So from here, ikunin natin ang server URL, and then balik dito sa OBS, balik sa settings, stream, custom, paste natin dito sa server. Balik tayo doon. Kunin naman natin ang stream key and paste the stream key here. So click apply and then okay, start streaming. So ngayon mga patid, tignan natin guys kung magkakaroon ng ating interruption or magre-red. So far mga patid natin, it's green hito sa ating OBS. So goods na goods. So punta tayo sa ating stream health. So yun mga patid, kita nyo po, naka-live na po ako dito. So tignan natin yung stream health natin. So makikita nyo guys, stable yung stream health natin dito guys. Okay, nakikita nyo naman, it's all blue. Ibig sabihin mga patid, it's good in the hood. Okay, yung ating live streaming setup. So puntaan natin dito yung ating task manager. So kung titignan nyo mga patid natin, I'm running a OBS, a browser mga patid. And guys, tignan nyo naman yung ating CPU dito and yung RAM, it's 49. So goods na goods. So kung titignan natin ulit yung stream health natin, okay? So naka-live tayo dito mga patid. Kita nyo naman, naka-live tayo. So guys, hindi yan fake mga patid natin. Naka-live po tayo guys. Okay, dito sa aking isang page na Lucio PB. So mga patid natin, para mapaganda ninyo ang inyong mga microphone sa inyong live streaming, ito po yung vlog ko regarding the OBS filter mga patid natin. Gamitin nyo yan sa inyong microphone dito guys sa nabili nating microphone na to para mas gumanda. And mga patid, meron na rin akong vlog ng ating mirroring app na ginamit. The Duan guys, ayan po. So ang lahat ng yan ay nasa description box. And mga patid natin, kung medyo nakalimutan mo at gusto mo pang lumawak ang iyong kaalaman about the OBS settings, ayan po mga patid, may vlog na rin po ako mga patid ng OBS settings para maiwasan ang paglalag sa ating live streaming. So ano mga patid natin, nakita nyo naman na napaka-smooth dito ng ating live streaming. Pero mga patid natin, gusto ko lang muna kayong iwanan dito guys ng isang malupit na tip ng isang streamer. Para magkaroon ka talaga ng maganda at malinis na live streaming, ang number one na kailangan mo, bukod sa lahat ng pinakita ko sa inyo, it's the internet connection. Make sure mga patid, stable lang inyong internet connection at meron itong malakas na upload speed. That's the secret of my streaming. So I hope mga patid, nakatulong ito sa lahat ng mga aspiring streamer dyan and sa mga susunod pa na mga bagong streamer. So guys, again, lahat ng yan ay nasa description box para hindi na po kayo maligaw at magsa-search pa sa Shopee, i-click nyo na lang po yan. So mga patid, kung itong video na to ay nakatulong, pwede nyo naman po akong iwanan ng isang like mga patid para matulungan naman tayo ni YouTube algorithm para mas may pakita pa sa mas malawak na audience dahil mga patid, road to 100k na po tayo at nag-aantay na po sa inyo ang mega giveaway ni Boss Lucio. Abangan nyo po yan. So guys, again, I'm Luis De Ortevez aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!